Ilang kabataan ang sumabak sa tatlong araw na camping sa Batangas. Layo nitong itaas ang kanilang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi natatapos sa loob ng mga silid-aralan ang kakayahan ng mga estudyanteng matuto at tumuklas ng mga bagong bagay. Nitong weekend, nagsilbing classrooms ng ilang junior at senior high school students mula sa mga piling eskwalahan sa Metro Manila, ang bahagi ng isang marine protected area sa Nasugbu, Batangas. Sa pamamagitan ng Echo Camp, natulungan ang nasa 30 estudyante na itaas ang kamalayan tungkol sa kalikasan. Inorganisa ang aktibidad ng isang kilalang property developer ng malls, hotels at residences, katuwang ang Worldwide Fund for Nature Philippines. Gusto namin i-connect yung mga kabataan sa lahat ng pinagsasabi natin na mga initiative na mga sustainability. So dito mayroon kaming opportunity para pakita talaga sa kanila na ito ang ibig sabihin ng biodiversity, ito ang ibig sabihin ng recycling, ito ang ibig sabihin ng sustainable farming. May ibinahagi na lectures tungkol sa water, energy at waste management. May activities din para sa dagdag kaalaman sa pagtugon sa mga kalamidad gaya ng bagyo at baha, at matulungan silang gumawa ng aksyon para maibsan ang epekto ng climate change. The entire Eco Campo was very, very enjoyable. Grabbing this opportunity means I get to also influence and teach the others, yung mga miyembro po ng org namin, na kahit mga simpleng ways lang po, kayang-kaya po namin gawin, kayang-kaya po namin i-adapt sa school namin. From one school to another, they have these small things that they're doing, one step at a time, one project at a time. Really, this world will be a better place. Target ng organizers na palawakin pa sa 2024 ang ganitong uri ng proyekto para sa kalikasan at maibahagi hindi lamang sa mga estudyante sa Metro Manila, kundi sa mas maraming kabataan sa buong bansa. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.